Isang matinding hamon ang kinakaharap ng 28-anyos na Food Panda delivery rider matapos nakawin ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki ang motor na kanyang ginagamit sa paghahanap buhay. Maluha-luha si June Cristalesio ng kanyang ibinahagi ang nangyaring insidente. Anya, pasado alas 12 ng madaling araw ng a-11 ng kasalukuyang buwan nang ito ay maganap. Bali, tinawagan ko yung wife ko na magkita kami sa kanto para bumili ng ulam sa may Isanto Street po. Pagkarating po namin doon, umorder kagad kami ng ulam. Tapos, nandun na po. Yung asawa ko po is nasa loob. Nakatapat po siya doon sa may nagluluto. Mm-hmm. Tapos ako po, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, bibili lang ako sa labas ng soft drinks. Mismong pagbalik ko, wala pang isang minuto, nagsisigaw na po yung asawa ko sa kalsada kasi yung motor po is natangay na po nung dalawang lalaki. Nandun po mismo sa motor, nakapatay naman po kasi lagi naman po kami bumibili doon. Ngayon lang po talaga natsambahan na yung dalawang lalaki na yun is nakita yung susi talaga doon at sabay tinangay na po talaga. Yung pagharurot po, tsaka na po nakita nung misis ko kasi bumaba siya, nakatalikod siya. Doon siya nakaharap sa may nagluluto ng tapsi. Nakuha po yung motor ko is around 12:30 ng madaling araw. Bali, is January 11, 2023. Sinamahan kami ng mobil. Tapos inikot namin hanggang pinagbuhatan. Una, nagtanong kami doon mismo sa may bilog, sa may mga nakatambay doon. Ang sinabi nila is may nagpaharurot nga doon na Honda Click na naka Food Panda box yung motor. Food Panda rider po kasi ako. Kasi pinakapuunan po kasi namin is yung motor. Wala na kasi akong ibang kukuhanan. Kaya yun lang. Yung nakita ko sumigaw yung misis ko at sinabi yung motor ko is nakuha na, natangay. Parang biglang yung utak ko, biglang nablanko. Tapos, munti ko pa mapagbintangan yung mag-asawa kasi may mag-asawa na nakamotor na humabol din. Ang akala ko, yung motor ko is yun. Tapos, bigla akong na tumutulong lang pala yung paghabol. Kagabi din po kagad nagpunta kami sa isang checkpoint dun sa may sea oil. Doon kami lumapit, may mga polis kasi doon. Tapos tinulungan kami mag-ikot muna bago magpapunta sa headquarters sa may motor pool. Huli sa isang CCTV footage ang aktong pagtakas ng dalawang lalaki sakay ang ninakaw na motor sa direksyon papunta sa bilog sa Barangay Palatio. Nakakuha din ng impormasyon na ang Food Panda box na nakalagay sa motor ay iniwan ng mga salarin sa tabing kalsada sa Villa Cuana Phase 1. Sa kasalukuyan ay pinaghahanap pa ang mga lalaki at pakiusap ni June na maibalik sa kanya ang motor na kanyang tanging ginagamit para kumita. Yung isang lalaki, yung naka-backride is naka-t-shirt na black. Yung driver naman po is naka-cap na black. Naka-blue na t-shirt, tsaka naka-blue na jacket. Sa kumuha po ng motor ko, sana po kahit yung motor na lang, kahit huwag may mga laman. Kasi yun yung kabuhayan ko eh. Kasi wala na akong sa edad ko nito, 28. Medyo mahirapan ako mag-apply ng trabaho eh. Kasi lang ako eh, high school graduate lang ako. Kaya yun lang talaga yung trabaho ko is pagiging Food Panda rider. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.